Final thoughts on the Glock 17 with GIS red dot mount by IWI. Oh, very disappointing. Disappointed ako, no? Puro jam. Jam-o-matic. Safety check. Safety check. Ang ganda pa naman ng ano. I had high hopes for this setup kasi very stable yung platform. Ang problema, kaya ako nagja-jam, is pag nag-e-eject siya, tumatama dito. Dito sa part na to. I don't know kung may remedyo kung pwede kong putulin to. Yung part na to. So, yung bala, pag tama dito, or sa taas, yun, na, ano, nahi-stuck na, kaya nagja-jump. So, kaya sabi ko, very disappointed. No? Pwede siguro na, ano, na yung spring, palitan ko, ng mas magaan, para maka-atras siya maigi, pero, pag, kasi pag ganito niya, pag eject niya, ganyan, no? Masabi tayo mag-eject. Ha! Or baka dahil sa compensator. Baka dahil na naka-compensator ako. Kaya nagja-jam. Ayaw umatras all the way. So, this is a project gun. No?
hindi ko muna siya itatrash, no, yung idea, yung setup. Para kasi kailangan ko ng hot load. Hot load. Although yung ginamit kong bala, magkaibang bala yon, and parehas out of the box, no, from the factory. Hindi yung remanufactured from the ano factory. Alam mo to yung dalawang brand na ginamit ko, no. So, baka din yung compensator ko ang nagpapajam. Kasi halos walang recoil. Ay, yung pag-atras, hindi gano'n siya umatras all the way back. Kulang yung power to move the slide back. Anyway, ayan, ito, yung GIS mount by IWI Israel. Tapos ang red dot ko, no, ano lang, Vortex Nation. Tapos naglagay ako ng compensator. Ah, kailangan ko ng ano, mas malakas na round. Plus, eto, kita nyo, magwell. Aluminum magwell. So, dati meron ako dito. Ah, meron pa rin. Naglagay ako ng extended na beaver tail. Okay. Kaya ang sarap yung grip nito. Talagang sukat na sukat sa kamay ko. Malaking kamay ko eh. Yun nga lang, nagja-jump. So, may tayo sa channel ko. Kahit pangit, pinapakita ko. Kasi hindi mo na ako binabayaran ng mga to eh. Yung mga... may mga ano ito, may ari nito eh, may ari in terms of yung mga nagbebenta nito, pero ako may ari nito, binili ko lahat to with my using my own money. Okay, so pinapakita ko rin yung nangyari, no, para yung journey ko sa firearms, yung sa firearm world, mai-share ko sa inyo. So I'm just a regular guy like you. Yung iba nagko-comment, ah, ano ba yan, parang ano, hindi mo lang ini-edit. Kasi gusto ko rin ipakita, maski yung pangit eh. Dahil hindi naman ako binabayaran ng mga to eh. Hindi naman ako binabayaran ng Glock eh. Ni Gaston Glock, hindi naman ako binabayaran. Ni Vortex, hindi naman ako binabayaran. Pero as a firearm enthusiast like me, firearm collector, ako nag-gunsmith na sarili kong barrel. So yun ang nakikita kong dahilan. Tumatama dito or kinukulang ako ng power to move the slide back kasi naka-compensator ako. Pag nag-compensator ka kasi, kailangan hot rounds gamitin mo para talagang ano niya, i-attrash niya yung ano, slide. So, tama. So, siguro, yun. So, part 1 muna to, no? Hindi pa tapos. Yung Glock 17 project gun ko, yung muntik na mahulog. Anyway, yun na, tatapusin ko na yung video na to. No? At kami ay magdi-dinner na. Bye! Thanks for watching. Hello guys, so today is Tuesday, March 7, 2023, range day. So 2 weeks ago tinesting ko yung Glock 17 ko na may compensator and may red dot. Nagja-jam ako, wala akong nagja-jam. And then binasa ko yung mga forums, Glock forums, no. Dahil naglagay ako ng compensator, kailangan ko magpalit ng ano, ng recoil spring. So ang stock is 17 pounds. Yan, dumating na yung 15 pound recoil spring. So testing natin. Running. Glock 17 with red dot and compensator. Upper. It fell on top.
this and don't hurt her. Okay, go. Find the red dot first. Feet apart, lean forward. Lean forward. Sit. Shoot whenever you're ready. The company. Same magazines. I remove the compensator. Let me just finish the rest of the ammo. Tumatama yung... Happy, where's my ammo? It's gone. It's gone. Ah. Update. Basa yung dulo. Okay. Ito yung Glock 17 project ko. Pinalitan ko na yung recoil spring niya. So yung stock is 17 pounds. Pinalitan ko ng 15 pounds. Ang problema pa rin, pag nag-e-extract or nag-e-eject, sumasabit dito. Dito. So... safety check, by the way. Okay, tumatama dito. So, today siguro babawasan ko to ng rail. Itong ano, puputulin ko to. And then, try ko ulit sa range tomorrow.
Yeah, ako nagja-jump. Nagsa-cycle na siya. Dahil 15 pounds, no? Tapos, saan na yung muzzle brake? Ito nga, tinanggal ko yung muzzle brake. Nainis ako eh. Kasi, nagja-jump ako. Pero, babalik yung muzzle brake. Tapos, ito, babawasan ko to para kailangan ng clearing eh. Sumasabit dito. Pag talsik ng basyo, tumatama dito. Kaya nagja-jump. So, hopefully, masolve yung problem or yung issue.